You are now watching Showbiz Now, your daily showbiz update. Viral nga ngayon sa social media ang matapang at ahasang pagsasabi ni Pangulong Bongbong Marcos na sumunod sa batas ang China. Ito'y matapos nga na deadmahin ng ilang taon na ng China ang pagkapanalo ng Pilipinas sa pagsasampa ng pagmamay-ari nito sa international law sa West Philippine Sea, na kung saan pinaboran nga ng korte ang nasabi nga pong bansa, ang Pilipinas. Pero deadma ang China at patuloy sa pag-invade sa nasabing pagmamay-ari. Ang China Sea issue, hinaman ni Marcos na sumunod sa batas. Hinaman nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang China na sumunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea or UNCLOS hinggil sa usapin at itaguyod ang international law. Sinabi ko nga na kailangan ay sundan natin ang batas or sundin natin ang batas. Yan pa ang say ng Pangulo. Kailangang sundan natin ang international law, sundan natin ang UNCLOS or UNCLOS para naman dahil napakahalaga ng trade na dumadaan dyan sa South China Sea. Hindi lamang para sa Asia, kundi para sa buong mundo. Yan nga ang naging pahayag ni Pbbm sa mga mamamahayag na nakabantay sa Asian Summit sa Cambodia kung saan ay pumunta nga roon si Pangulong Bongbong Marcos. Paliwanag naman ng Office of the Press Secretary, tumugon lamang itong si Marcos sa tanong ng mga mamamahayag kaugnay sa pakikipag-usap sa China hinggil sa pinag-aagawang South China Sea isang araw pagkatapos niyang makipagpulong kay China's Premier Li Keqiang kung saan tinalakay ang pagtutulungan ng dalawang bansa. Matatanda ang bago bumiyahe sa Cambodia si Marcos nitong nakaraang linggo, sinabi nito na umaasa siyang matatalakay niya kay China's President Xi Jinping ang usapin sa West Philippine Sea. Noong 2013, nagsampa na ng reklamo sa International Tribunal ang Pilipinas laban sa China kaugnay ng pagsakop nito sa bahagi ng WPS. Nagtagumpay ang Pilipinas sa nasabing kaso matapos magdesisyon ang United Nations or UN Permanent Court of Arbitration na mayroong exclusive sovereign rights ang bansa sa pinag-aagawang karagatan at sinabing invalid ang ipinagmamalaking 9-dash line ng China. Gayunman, hindi tinanggap ng China ang ruling ng korte at nananatili pa rin ang mga Chinese vessels sa lugar at hinarang pa ang resupply mission ng bansa sa Ayungin Shoal noong Hunyo. Pinagbabawal din ng China ang mga mangingis ng Pinoy na magtungo sa WPS. Ang nasabing usapin na ito ay napakatagal na, kaya naman ang paghamon na ito ni Pbbm ay isa nga daw matapang na aksyon para sa Pangulo ng Bansa. Well, ano ang masasay niyo hinggil dito? Ilagay ang niyong opinion dito sa ating comment section. Images are all credit to the rightful owners and thank you for watching Showbiz Now.